tayo'y dinanakita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito po ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito, dito sa ating dulang. Luha! Ano't niyayama ko dito sa mamahaling restaurant na to? Wala akong pambayad dito. Joke. Sige. Umorder ka lang kung anong gusto mo at ako lang bahala. Yes, sir. Classmate, maraming salamat pero naparito ako hindi bilang kaklase mo, kundi bilang ina ng anak ko. Mukhang seryoso yata ang pag-uusapan natin. Ano ba yun? Tungkol dun sa sinabi mo sa akin, na academic standing ng anak ko. Tulad ng sinabi ko sa'yo, gustuin ko man siyang tulungan, hindi po eh, dahil hindi ako ang professor niya sa subject na yun. Siya mismo ang gagawa ng kailangang maidipinsan niya. At tulad ng sinabi ko, hindi gra-graduate yung anak mo kung wala siyang thesis. Kaya nga, tulungan mo ako. Ano bang dapat niyang gawin para makagraduate siya? Sinabi ko na sa iyo at alam kong na maintindihan mo ako. Dahil isa ka rin guro. At ang tanging maitutulong ko lang ay yung kausapin yung kanyang guro. Pigyan siya ng additional time para naman sa ganun madilimala yung submission. At kukonsider pa rito para makumplito niya yung grades at makagraduate siya. Pero kailangan ng anak mo pa rin ang gumawa. Dahil kung hindi maididipinsahan ang pagbagsak niya. At wala na akong magagawa roon. Kaya kung ako sa'yo, ang pinakamabisang gawin mo dyan para makagraduate yung anak mo, kumbinsihin mo siya na may habol niya ang kanyang requirements bago dumating ang graduation day. Ay, dako. Wala dito ang anak mo. Pero nakita ko siyang dumaan dito. Ay, nako. Saan kaya pumunta ang batang yun? Baka pumunta sa kaibigan niya. Ano ba naman ang lalaki yun? Hindi na inaasikaso ang pag-aaral. Graduating niya siya. Hayaan mo na kasi ang anak mong yun. Pabayaan sa pag-aaral. Nay. Hindi ko dapat pabayaan si Milben. Kinabukasan niyang nakasalalay. Kinabukasan ka niya. Pero tingnan mo ga ang ginagawa. Irresponsabling mag-aaral. Abay, hayaan mo na. At mahihirap sa buhay sa ginagawin itong pagbabaliwala sa kanyang pag-aaral. Diyan naman ako hindi papayag. Dahil mag-isa lamang siya sa buhay na ito. Wala siyang kapatid na pwede niyang takbuhan. Halimbawa lang na maghirap ang buhay niya. Kaya kailangan makapagtapos siya ng kanyang pag-aaral. Ay, cellphone na naman yung hawak mo. Hindi ba dapat ay nagsusulat ka na ng thesis mo ngayon? Huwag na nga ninyo akong problemahin dyan, inay. Ako ang nag-aaral, hindi kayo. Kaya nga eh. Ikaw ang nag-aaral. Pero tingnan mo nga ang ginagawa mo. Pabanjing-banjing ka lang. Ano ba kasing kinababahala ninyo graduate na nga ako eh. Graduating ka na nga eh. Pero gagraduate ka ba? Kung wala kang thesis. Inay, sa bagay na yan. Walang problema. Solve na yan. Anong solve na?
Hindi ka pa nga nakakapagsimulang magsulat ng thesis mo eh. Inuulit ko ha, matutulungan ka lamang ni Gerardo kung mayroon kang thesis na maipapasa bago ang graduation day mo. No worry, Dinay. Tapos ko ng thesis ko. Tapos na! Hindi ka pa nga nakakapagsimulang gumawa eh. Ayan yun ay, oh. Ayan oh, nasa ibabo ng lamesa ang thesis ko. Kaya graduate ako sa taong ito. Congratulations, anak. Ako na ang pinakamasayang nanay sa mga oras na ito. Salamat, Inay. Ay, ngayon nakapagtapos ka na ng pag-aaral mo, ay malaya mo nang magagawa ang kahit na anong gustuhin mo. Pwede na ho ba akong mag-asawa? Oo naman. Pero maghanap ka muna ng trabaho para may maipakain ka sa magiging asawa at anak mo. Kailan mo kayo dumating, Daddy? Kanina lamang. Bakit naman hindi niyo sinabi sa akin para nakapaghanda ako? Alam namin ng mami mo na bala ka ng masyado sa graduation mo. Kaya hindi ka na namin nabala pa. Siya nga pala, anong plano mo kayong gagraduate ka na? Maghahanap muna ako ng trabaho, Daddy. Ano? Eh, hindi ka ba napagod sa tuloy-tuloy na pag-aaral mo? Baka gusto mong mabakasyon muna sa Australia. Bakit ho? Approved na ho ba yung petition ninyo sa akin? Hindi pa. Pero pwede ka namang pumunta ng Australia gamit ng tourist visa. Talaga? Pwede ba yon, Daddy? Oo naman. Magbakasyon ka muna sa Australia. At habang nagbabakasyon ka doon, ay mag-apply ka ng trabaho. Para pag nagkatrabaho ka, pwede ka nang mag-apply ng work visa. At pag nagkatrabaho ka doon, pwede ka nang magtrabaho doon habang hinihintay mo ang petition papers mo para makapag-permanente ka rin. Talaga, Daddy? Oo. Para naman kahit papaano ay makasama ka namin ng mami mo. Matagal na rin kasi ang panahon na hindi tayo nagkakasama. Tumatanda na kami ng mami mo. Gusto rin namin kahit papaano ay makasama ka pa namin. Ah, sige po, Daddy. Pag-iisipan ko po. Eh, bakit mo pa pag-iisipan? Teka nga muna. Ikaw ba ay may nobyo na? Ho? Eh, kasi anak, wala akong alam na makakahadlang sa pagsama mo sa amin sa Australia. Maliban kung may maiiwan kang nobyo dito sa Pilipinas. Ano? Sinabi ng daddy mo yun? Oo eh. Kita mo na. Matagal kang hindi nakasama ng daddy mo. Pero alam niya kaagad kung bakit ayaw mong sumama sa kanila sa Australia. Dahil kay Milvin, no? Oo eh. Nako, sa wakas, umamin ka rin. Eh, paano? Mahal ko yung tao eh. Eh, mahal mo nga siya. Ang tanong, mahal ka rin ba? Eh, baka nakakalimutan mo. Na kailan lang eh, nakita natin siya sa may mall. May kasamang ibang babae. Alam mo, hindi sa sinisiraan ko si Melvin. Eh, wala naman siyang kasalanan sa akin. Kung tutusin, pero bilang kaibigan mo, baling mo na lamang sa ibang nararamdaman mo para kay Melvin. Kasi pakiramdam ko, hindi ka magiging maligaya sa piling niya. Eh, bakit mo naman nasabi yan? Eh, syempre, ikaw lang nagmamahal sa kanya eh. Pero lang,
kung may lihim din siyang pagmamahal sa'yo, iba nang usapan yun, siyempre. Ganito na lang. Hindi ba dispedida parte ng mga magulang mo? Oh, bakit hindi mo imbitahan si Melvin? At nang sa ganun, ay makapag-usap kayong dalawa bago ka lumipad patungong Australia. Thesis ko. Dahil kung hindi, hindi ako gagraduate. Believe din ako kay inay. Hindi na iyang lapit ng sipro. Sabagay, dati nito nga klase sa high school. Nakapagluto nga kaya si inay. Dito sana ako kakain sa bayan, pero wala na akong pera eh. Hindi bali. Pag natanggap ako ng trabaho, magkakapera na ako ng sarili ko. Melvin! Sandali lang! May tumatawag sa akin, ha? Uy! Si Adeline pala na best friend ni Lorna. Uy! Adeline, bakit? Anong bakit? Bakit hindi ka pa nakabihis? Ha? Bakit? Hindi ka ba nakausap ni Lorna? Hindi ma, pero nakita kong tinatawagan niya ako. Nang sasagutin ko na. Bigla naman naluban. Bakit ba? May party sa bahay nila. Dispedida ng kanyang mamagulang dahil babalik na sa Australia. Oh, talaga? Kailan pa dumating ang magulang ni Lorna? Noon pang isang linggo. At alam mo ba, susunod na rin sa kanila si Lorna. Ha? Susunod na rin sa kanila si Lorna? Ibig mong sabihin approve lang yung petition ni Lorna? Hindi pa. Pero tourist visa ang gagamitin niya. Pagdating niya doon, maghanap siya ng trabaho para kahit magtagal na maaprubahan ang kanyang petition paper, makakapag-trabaho na siya sa Australia. Teka. Saan ka ba pupunta ngayon? Akala ko may dispedida party sila ngayon. Oh, bakit ka umalis? Kasi nga, magpapaayos pa ako para maganda ako mamaya. Pupunta si Lorna sa Australia. At hindi ako nakakasiguro kung maaalala pa niya ako kung nandun na siya. Kailangan magagawa ko ng paraan para makapunta din ako sa Australia. Ay, narito na pala ako sa bahay. Nay! Nay! Teka, wala itong tao, walang sumasagot. O baka naman pumunta rin sila sa dispedida party. Alam kong close sila ni Nay. Makaligo na nga at nang makapunta kina Lorna. Nagkita kayo ni Melvin? Oo. At maya-maya lang, inaririto na yon. At teka, ayan. Speaking of Melvin, ayan na siya, At purmang-purma. Naku, ang gwapo talaga. Uy, yung sinabi ko, isip ang pairalin at hindi puso. Maliban lang kung magtatapat siya sa'yo. Oo na. Hi, girls! Ayan na siya. Melvin, pormang-porma ka, ha? Siyempre naman. Para naman hindi nakakaya sa inyo. Lalo na kay Lorna kung
Nakaragad akong pupunta rito, nakakahiya. Ikaw naman, kahit anong suot mo eh, magandang lalaki kang tingnan. Nako, nagugutom na pala ako. Dito lang kayo ha, at kukuha ko ng pagkain ko. Ano? Pakiulit nga. Ang sabi ko, mahal kita. Hmm? Mahal ka dyan. Nung isang araw nga lang eh, nakita ka namin na may kasamang babae. Oh, si Charmaine yun siguro. Tinutukoy mo. Wala yun. Kaibigan ko lang yun. Pinsan yun ang kaibigan ko na naging kaibigan ko na rin. Pinsan ng kaibigan mo na naging kaibigan mo? Hindi ah. Kung mayroon man akong matagal na napupusuan, walang iba yun kundi ikaw. Ha? Mahal kita, Lorna. Matagal na yun. Maliwala ka. Hindi ko walang sinasabi sa'yo dahil hindi pa tayo nakakraduate noon eh. Alam mo naman ang mukhang bibig ng inay ko. Magtapos muna ako ng pag-aaral ko bago ako maligaw. Kaya ito, graduate na ako ng kolehiyo. Binigay na rin sa akin ng ina yung approval na pwede ako maligaw. Kaya ito, nagtapat ako ng pag-ibig sa'yo para baka sa tagal mo na kapag nasa Australia ka na, malilimutan mo na ako. Matagal mo nang nililimit yung nararamdaman kong ito. Eh paano? Kung may iba kang nililigawan o kaya may nobyo kang iba? Wala. Kung gusto mo, magpakasal lang tayo eh, kahit ngayon din. Pagkakasal lang kita, para maniwala ka lang. Ako lang ang nasa puso mo. Ikaw lang ang mamahalin ko. Habang buhay. Hindi kita niloloko. Mahal kita, Lorna. Anong sinabi mo? Magnobya na kayo ni Lorna. Kailan pa? Kanina lang, Nay. Ano? Oo, Nay. Magnobya na kami at magnobya. Kami na ni Lorna ngayon. Eh, bakit hindi ko alam na niligawan mo? Kanina ko nilang siya niligawan eh. Tinanggap niya agad yung pag-ibig ko. Kaya ngayon, pwede na kami magkasal kung gugustuhin ko. Ano? At lalo kayong magugulat kung sasabihin ko sa inyo na tinanggap na niya yung marriage proposal ko sa kanya. Magpapakasal na kami. Ano? Sinabi mo, magpapakasal na kayo ni Melvin? Oo nga. Hindi ka ba nabibigla? At bakit naman ako magbibigla? Matagal ko na siyang mahalin, di ba? Alam mo naman yan. Ang ibig ko lang sabihin ay kung nakakasiguro ka ba sa kanya. Eh, nung isang araw nga lang eh, may nakita tayong ibang babae. Kaibigan lamang daw niya yun. At kahit nang sabi nating nililigaw niyo, o kahit pa nobi pa niya, eh, ako ang inalok ng kasal eh. Di ako ang mahal niya. Oh, diba? Sa bagay. Wala nga naman tayong nababalita ang nobya niya. Maliban dun sa nakita natin minsan sa mall. Eh, kung inalok ka ng kasal, ibig sabihin, ikaw ang mahal. Tama. At hindi ko naman masasabing niloko niya ako. Dahil hindi pa siya nagtatapat ng pag-ibig sa akin. Nang makita natin silang dalawa. Malay nga natin. Na totoong kaibigan lamang niya yun. Oo na. Kumbinsido na ako na mahal ka rin ni Melvin. At hangad ko ang kaligayahan ninyong dalawa.
Hindi kami hahadlang ng mami mo sa bagay na yan. At isa pa, kilalang kilala na namin si Melvin at ang kanyang ina. Kapitbahay pa natin. At walang dahilan para hindi namin magustuhan si Melvin. Salamat po, Daddy. Basta siguro mo sa amin ng mami mo na mahal mo siya at magiging masaya ka sa piling niya. Matagal ko na pong mahal si Melvin, Daddy. At alam ko magiging masaya ako sa kanyang piling. Angad namin ng mami mo ang iyong kaligayahan, anak. Salamat po, Daddy. Matutuloy kaya ang kasal ni na Melvin at ni Lorna? Mga giliw naming tagapakinig, sundan bukas ang huling yugto ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito dito sa ating dulang. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Madikdang, Robert De Guzman, Yun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Ami Diaz, Jonathan Bravo, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Ang naalaala nating di malilimutan kay sarap ng ating suyuan. Lagi kong natatandaan maligayang araw nating nakdaan.